Dinitalya ng ilang Pinoy ang sinapi nilang pangmamaltrato ng mabiktima ng sindikato ng human trafficking sa Myanmar. Nakakatikim din daw sila ng parusa kapag hindi umaabot sa kota ng mga naloloko sa cryptocurrency scam. Saksi, si JP Soriano. Ilang buwan matapos mabiktima ng human trafficking sa Myanmar, ligtas nang nakauwi ang apat na Pilipinong sapilitang pinagtrabaho bilang scammer sa crypto farm. Yung pong ginagawa namin doon ay para makipag-chat sa mga foreigner. Kinukuha namin yung loob nila, ganun. Para po siyang love scam doon. Paibigin mo yung tao hanggang sa mag-invest sa crypto. Kwento ng isa sa mga biktimang si Alex, hindi niya tunay na pangalan. Nagsimula ang lahat sa nakita niyang alok na trabaho sa social media. Customer service assistant sa isang kumpanya sa Thailand. Pero ang modus pala, pagpapanggapin silang turista, saka itatawid ng border papuntang Myanmar. Inipit daw sila sa sitwasyong mapipilitan silang gawin ang bagay na hindi nila gustong gawin. Kung ayaw namin magtrabaho, ikukulong naman kami. Parang ibabartulin na ganun. Ako po kasi nakulong sa isang malaking sira. Doon ako pinapatulog, pinapakain, pulang bintana, laging nakalaking pintuan. Pinadisable ang kanilang SIM at social media pages. Pero nakatiempo sila ng pagkakataon at nakapag-email sa ilang kaanak at kababayan tungkol sa kanilang sitwasyon at naiparating ito sa DFA. Kahit na hindi kami Pilipinas, galing Dubai, galing third countries, tapos ang pangako sa inyo, turista kayong babaksak. Red flag na yon. Kailangan may working visa. At saka, meron naman tayo dito sa Pilipinas na PUEE process. Kasama rin nilang nakauwi ang apat na Pinay na hinold sa Myanmar matapos mahuling tumatawid sa ilog sa boundary ng Thailand at Myanmar. Kwento ng isa sa kanila, namamasyal sila sa Thailand nang may magpakilala sa kanilang tour guide na iningganyo silang libutin ang ibang bahagi ng Thailand sakay ng bangka. They dress naman na professional naman sila. May isang magandang tourist spot sa Misot, which is pag temples kasi parang tourist spot na siya sa Bangkok. Ilang linggo raw silang dumaan sa proseso ng Myanmar authorities bago formal na na-turn over sa Philippine Embassy nitong linggo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi.